Hey guys, it's me, Pammy Robles, and welcome back to my YouTube channel. Another day at another kagagahan na naman ang hatid sa inyo na isang Pammy Robles. So for today's video, guys, as you can see by the title, this is going to be a lip product review. Ayan, hindi na natin papatagalin dahil ang dami ko na namang machichika sa inyo kapag ganyan. So yun na nga, no, as you can see, wala pa po akong kahit ano sa labi ko kasi hindi ko pa sila natatry, okay, yung mga pinadala sa akin na lip product. And gusto ko kasi na dito na ako mismo maglalagay kapag nagbe-video na. Lahat ng informations ng product na ipapakita ko sa inyo ay lalagay ko na lang po sa description box below. So you could check their FB page, yung kanilang TikTok, meron din silang TikTok account at saka Instagram. And also, itong mga product na to ay pwede nyo rin silang mabili through Shopee. Ayan, o diba, bonggang-bongga. Pwede nyo silang mabili through Shopee. So, diba, online lang, o diba. Ganyan lalo ngayon dahil pandemic, diba. Interested kayo sa video na ito and may gusto kayong malaman about this product, just please keep on watching and let's get started. Okay guys, so ito na nga, ipapakita ko na sa inyo yung lip product na pinadala sa akin. Kahapon siya dumating, guys. And ito yung kanilang, ano, wait lang, focus natin. Sorry guys. And yan yung kanilang name, which is Real You. Ayan. And nakalagay dyan yung kanilang mga account, like the Facebook, Instagram, and yung Shopee, and also meron din daw silang TikTok account. And sa likod na ito, guys, meron silang paletter sa akin. Thank you for supporting Real You. We are so excited for your review. Stay safe and God bless. Ayan, maraming salamat po. So ayan, pinadalhan nila ako ng apat na kanilang lip product. Ano, nung binuksan ko to, I thought pare-pareho lang sila ng shade kasi sa totoo lang, nung nakita ko siya, sabi ko, bakit parang wala naman pinagkaiba-iba yung ano, yung kanilang color. Ayan o, kung titignan nyo, guys. By the way, I would like to thank muna yung Real You sa pagpapadala sa akin ng kanilang lip products. And thank you so much dito. Meron na naman akong gagamitin. Meron tayong apat na lip products, sinabi ko na kanina. And meron tayong shade na Army. Meron tayong shade na Andrea. Meron tayong shade na Mica. And the last one is, meron tayong shade na Zelle. Ayan. So, titignan natin sa apat na to kung ano ba yung magiging favorite ko. Kung ano ba yung feeling kapag nilagay siya sa labi. Kung rough ba, smooth, light. Diba? Yung ganun. So, yeah. By the way, guys, pasensya na kayo kung may nakikita kayong mga pula-pula dyan sa face ko. And kasi, ewan ko, pag talaga naiinitan ako ganyan, namumula-mula talaga yung bandang kilay ko. Ay, sorry, nagbe-burp ako. Okay, so sisimulan natin ang pagre-review sa Mica. Ayan. So, syempre, uunahin ko muna mag-swatch. Hindi ko pa talaga siya na-open, guys. And meron akong vlog about dito na parang nung dumating siya, ganun, nung ano, nagpa-thank you ako. By the way, mauuna pa tong vlog na to kaysa dun. Kasi diba, nagbi-video ako ng mga random vlogs ko para may ma-upload pa rin ako if ever na wala na ako makontent. Swatch ko muna dito, guys. Tignan natin. Okay, ang bango. Oh my gosh, ang bango niya. Matamis, matamis yung amoy niya, guys. So, isa-swatch ko muna dito kung anong kulay nito. Ayan, lip cream yung tawag nila dito, guys. Pasensya na, kahit ako masyadong marunong mag-swatch. Ayan siya. So, as you can see, dark yung kanyang color, which is ayan. Oh, I love the shade, actually. Seryoso, kasi guys, mahilig talaga ako sa mga dark lipstick. Kung mapapanood yung mga dati kong vlogs, talagang sinasabi ko na dark lipstick, dark lip tint, yun talaga yung mga gusto ko. Kasi nga, kahit konti lang ilagay mo, sobrang tipid nila talaga, guys. Hindi katulad ng mga light. Kailangan nyo pa silang patungan ng patungan para makita lang talaga yung pinaka shade nung lipstick, diba? Pero ito, yung gantong color, kasi yung mga dark colors, as in, matipid. Matipid siya, guys. Ayan. And kung ano makikita mo sa labas, ayun din, yung mailalagay mo sa lips mo, which is good. Yun yung mga gusto ko. Hindi katulad ng iba na kung ano nakita mo sa picture, kung ano nakita mo sa labas ng kanilang part. Bottle na lang tawag ko dito. So, yung ano, yung laman niya sa loob, diba, hindi ganun yung color. So, maraming na, nagbi-business na medyo nakakaloko kasi kala mo ganun yung shade, pero pagdating sa'yo, tapos nilagay mo sa lips mo, eh hindi ganun. So, mamaya ako sasabihin nyo all yung overall comment ko sa lip product niyo. Okay, so yan guys, buburahin na natin. Ito yung mahirap para sa akin, yung nagbubura na. Umaya talaga ako magbibigay ng comment. Alam nyo guys, uwiti na lang, wala akong foundation. Kasi kapag dati, kapag nagre-review ako ng mga lip products na pinapadala sa akin, diba lagi ako naka-foundation. So, nabubura yung foundation ko. Hindi na ako pala makeup eh. Kung makapapansin nyo, diba, hindi na ako talaga nag-makeup tutorial sa channel ko. Kasi, natamad ako. So guys, next natin na shade is itong Zelle. Ayan, magbabalat na naman po tayo ng panibagong lip product.
Akala ko iba-iba yung amoy kada shade, pero pare-pareho lang pala. So, yan, isa-swatch ko naman siya, guys. Nakalimutan ko. Sorry, guys. Ah. Sige, swatch muna natin dito sa ating amay. Ooh, yeah. Alam nyo guys, gusto ko rin yung shade na to. Seryoso ha, hindi dahil sa kinemerot dahil teacher ko siya or dahil pinadala sa akin to. Pero gusto ko rin siya kasi nga dark siya guys. Ang pinakaiba lang na ito dun sa isa is parang medyo orange siya. And I love it, I swear. Nilalagay ko siya sa lips ko as in isang patong lang guys. Hindi nyo naman nakikita na sinasawksaw ko siya ulit na tapos nilalagyan ko siya ulit. As in, isang ganun ko pa lang, diba? Isang hata ko pa lang dun sa applicator. Hindi ako sumasawsaw ulit para maglagay ulit ng pangalawang beses. So, pang full lips na siya, which is, I really love it, I swear. So, yan, next naman natin is itong Andrea. Ayan, pangalan ng aking teacher. So, magbabalat na naman tayo, guys. Swatch ko muna, guys, sa ating hand again. And ito ay shade ng Andrea. Yan yung shade ng Andrea. Okay, guys, so ito yung shade ng Andrea. Yung color naman niya is medyo light. Ayan, hindi siya kagaya nung dalawang nauna na dark. Di ba yung isa kanina parang medyo dark, may pagka-maroon yata yun, or dark brown siya. Tapos yung pangalawa, medyo orange. Tapos ito, yung tama lang. As in yung, alam niyo yun, parang very sweet lang, ganyan. Ito siguro yung masasabi kong shade na masusuot ko sa labi ko ng araw-araw. Okay, magubura na naman tayo. And now, dumako na tayo dito sa ating last na lip cream na pinadala nila sa akin, which is yung shade na Army. Ayan. Ito, nafe-feel ko na dark to. Ito yung pinaka-dark siguro sa lahat or feeling ko lang yun. Swatch ko muna, guys. Ito ay ang Army. Parang hindi yata siya dark. So, guys, ito yung Army. Ayan, nalagay ko na siya sa lips ko. Okay, yung color niya, guys, is parang same lang dun sa Andrea na shade. Parang mas ano lang to, mas light. Kumbaga. Pero pigmented, diba? Yun yung masasabi ko, pigmented siya. So, ito mas light. Ito yata, ito yung pinaka-lightest yata na shade. Guys, siguro ito rin yung isa sa pwede mong magamit everyday. Actually, kahit hindi naman full lips yung ilagay mo, okay na nga siya kahit yung parang gawin mo lang siyang lip tint. Okay na okay din siya. And yun. Ay, hindi. Yung Andrea yung mas light. So, ito, mas dark ng konti dito sa Andrea. Okay, so magbibigay na tayo ng comment. Kukunin ko muna sila. So, unang-una, no, ang bibigay ko muna ng comment is yung napansin ko nung dumating to dito. As you can see, ito yung pinaglagyan ng kanilang lip product. Which is, nagustuhan ko rin yung kulay kasi para siyang unicorn. So, siguro, sinasuggest ko lang kapag siguro isang palette yung bibilhin sa business nila, better na lagyan siya ng yung carton, para naman mas presentable kapag dumating doon sa customer. Pangalawa, itsura ng lip cream, which is yung bottle niya. Sa totoo lang, nagustuhan ko siya. Kung titignan mo, na nagsisimula ka pa lang sa business mo, ang ganda na niya. Very simple, which is I really love. Kasi gusto ko ganun eh. Kapag bibila ka ng makeup or ng lip product, gusto ko talaga simple lang yung ganito, yung bottle ng lip cream or ng bullet lipstick, ganyan. Yun. And guys, naka-sealed. Kailangan naman talaga naka-sealed ang products. No? Hindi pwedeng walang sealed yan na parang ganito lang siya. So next! Nung pagkabukas ko ng lip product kanina, diba, narinig yun naman sinabi ko, ang bango. Yo, hanggang ngayon na nasa labi ko siya, ang bango pa din niya, guys. Amoy siyang candy. Cotton candy. Amoy cotton candy yung amoy niya. Usually, ang amoy ng mga ganitong lip product is gum. About sa shade, isa rin sa napansin ko is yun nga, sabi ko, bakit parang pare-pareho ng kulay. So, kung titignan mo siya ng ganyan, sa malayuan, wala siyang difference kung titignan nyo, diba? Pero kapag nilapit yung ganyan, makikita nyo yung difference. Sabi dito is, etong Real You daw is formulated especially for the beauties out there who desires a matte finish look without struggling with the usual heavyweight matte cream. Creamy when applied then dries with a matte finish texture. Lightweight and very blendable, can also create ombre lips. Oh, yun nga, yun din yung napansin ko. Hindi ko kasi siya binasa, guys. Hindi ko binasa yung nandito sa ano nila, parang card, letter card nila. And ito kasi binasa ko yung nasa likod. Tapos siningnan ko lang yung account nila. And ito pa, non-sticky daw to, non-sticky feeling, non-drying and moisturizes your lips. And most importantly, our manufacturer is FDA approved. No need to worry. So, FDA approved din to, guys. So, very safe tong mga lip products na to. Nilagay ko siya sa labi ko. Creamy siya. Kung titignan nyo kanina, parang basa-basa siya, ganyan. And nagugulat nga ako kanina nung kapag nilagay ko na siya, diba? Tapos tinignan ko na siya sa salamin. Hindi na siya ganun kakintab na parang may gloss-gloss, diba? Ayaw kasi ng masyadong glossy na lip product talaga. Kasi para kumain ng ma-oil na food. Yes, nagma-matte finish nga siya. Which is, ito yung gusto kong
klase ng matte na lipstick. Kasi merong mga matte lipstick na kapag natuyo na talaga sa labi mo is, alam nyo, nag-chop yung labi mo pag di ka naglagay ng lip balm. And take note guys, hindi ako naglagay ng lip balm. Sa una lang, yung meron, nung binura ko na nawala na yung lip balm, very smooth. Ang soft din ng labi ko hanggang ngayon guys, and hindi siya nag-chop as you can see. Diba? Very soft, tignan, and very smooth. And lightweight, yes, hindi ko nararamdaman na meron akong nakalagay sa labi ngayon. Kasi yes, blendable siya. As you can see, kapag buburahin ko siya, sobrang dali siyang burahin, diba? Hindi siya katulad na ibang matte lipstick na kapag binura mo, eh, talagang ilang beses mo na ginanun, ay, die. Sugat-sugat na yung labi mo bago ka pa mag-apply ng panibagong lip product na i-review mo. Alam nyo guys, sino-observahan ko siya hanggang sa mapunta na ako sa pangatlong lip cream. Kasi sabi ko, pag to sa pangatlong lip cream, tapos binura ko siya, tapos medyo mahirap na. Ibig sabihin, hindi siya consistent. Pero guys, hindi. Hanggang sa matapos ako sa apat na shade na to, ang dali-dali niya talagang burahin. Yes, namo-moisturize niya yung lips ko right now. Most importantly, is FDA approved ang products nila. Before ka maglabas ng product mo, make sure na FDA approved siya para malaman ng customer mo na safe itong gamitin. Kapag nilagay siya sa lips mo, ay safe ito. Kapag kakain ka, hindi ka malala. So ayun, maraming salamat po talaga sa Really You sa pagpapadala sa akin. Ma'am Andrea, maraming salamat talaga sa pagpapadala sa akin ng lip product ninyo. And I'm so thankful and grateful kasi isa ako sa mga pinapadalhan mo and pinagkakatiwalaan mo na reviewin ang product. All the description of this product, ilalagay ko na lang po sa description box below. Paki-check na lang po, nandun yung mga links. Again, maraming salamat po sa Really You and maraming salamat po sa mga nanood ngayong araw sa aking vlog. And yeah, thank you for always supporting me. And hopefully, marami pang products magpadala sa akin. Thank you for watching this vlog. I hope na may natutunan kayo sa vlog na to. And so if you haven't subscribed to my YouTube channel, please do subscribe now and hit the notification bell button for more updates. And see you on my next kagagahan video. Bye guys! Thank you for watching! I love you all! Mwah.